Ayan guys, meron na naman tayong tanggap na bagong unit, ULAP issue or iCloud. Ni bali, pinapalitan nila to ng LCD din, suddenly pina-reset nung technician. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, after ma-reset, nakalimutan ng may-ari yung password pero alam nila yung email. Tapos wala siyang backup. Kaya naging lock to owner siya. Kahit yung passcode lang sana eh, pwede itong ma-retrieve. Kaso wala. Yan. Ngayon naka-iPhone lock to owner siya. Tapos, yan. Ready na siya ma-activate para ma-bypass. Okay, start na po natin. Process na siya. Yan, wait lang natin siya magpuno yung kulay green. Yan, kung mapapansin nyo, nag-boot up na po. Hanggat hindi natatapos yung sa bar niya, indicator, nagko-continue siya ng force restart. Yun, ito nga pala nun, updated to sa iOS latest version, which is 17.5.1. Applicable lang pala to sa iPhone XS hanggang 13 Pro Max. Wala pang iOS 17 point something para sa iPhone 14 to iPhone 14 Pro Max. Bumalik-ulit siya dun sa hello screen. Yan, nakalock pa rin siya, diba? Wait lang tayo, isa pa. Isa pang reset. Ay, restart pala. Para nga pala sa magpapa-bypass, itong bypass po na to is premium siya. Yan, pwede nyo siyang salpakan ng SIM card. Basta, fully factory unlock yung phone. Yan, kung mapapansin nyo, activated successfully. Yan, click OK. Then, yan. Tingnan natin yung unit. Yan, okay na siya. No SIM available. So, after natin ma-fully remove yung iCloud, yan yung full potential o kaya features ng iPhone is magagamit nyo. Ang hindi lang pwede dito is factory reset. Kasi, mabuboid yung ginawa natin na procedure or process. Yan, pwede nyo siyang i-update. Pero ito, naka-latest update eh. Kita natin dito. Ano? Kung makikita nyo, display unknown part. Nakalagay na unknown part. Kasi pinalitan na siya ng LCD. Then, yung battery niya is for service na. Ano na lang yung percentage? 78. Pag mga ganyan, okay pa. Pero, much better palitan na eh. Lalo na pag bumaba ng 75% pababa. So, ayun. Hanggang dito na lang. Sa mga magpapabypass, message nyo lang po sa aking FB page. Salamat. Bye-bye.